your San Antonio Spurs! The bucket just continues to... ang taon na naglaro ang Spurs ng beautiful basketball sa NBA at lapat gaya ng melodiya ng musika kung ilarawan ng mga dalubhasa sa sports. Ang videong ito ay ni-request ni ka-teammate Kenneth Alan Calzado. Shoutout natin sa iyo ka-teammate. Ang San Antonio Spurs ang isa sa low market, underrated, low profile na team pero napakamatagumpay na koponan sa kasaysayan ng NBA. Lalong-lalo na nang nag-rebuild ang Spurs sa pangunguna ni Coach Greg Popovich at sa panahong naglalaro pa sina David Robinson, Avery Johnson, Sean Elliott, Bruce Bowen at ang Big 3. Bumuo ito ng isang masterpiece na siyang naging kahulugan ng salitang basketball. Isa sa naging sandata ng San Antonio Spurs ay ang kanilang ball movement game na siyang naging trademark ng Spurs sa maraming panahon. Hindi lamang basta iikot ng maigi ang bola, kundi ipahiwatig sa mga tao na ang basketball ay isang team effort na kinakailangan ng bawat isa para manalo sa isang laban. Isa sa pinaka-memorable ang 2014 NBA Championship para sa San Antonio Spurs. Dahil bukod sa rest back ito ng Spurs kontra Heat, ay lumikha ang San Antonio ng isang play na bumulag sa Miami Heat. Ito ang tinatawag na summertime na binubuo ng cutting, passing, finding an open man at ball movement. Sa videong ito, hindi lamang natin kinuha ang best play ng Big 3 kundi sa buong team effort na ipinamalas ng Silver and Black. Kumuha ako ng 5 mga best ball movement play na ginawa ng San Antonio noong 2014 kontra Miami Heat. Pang-5. Sa play na ito, makikita nyo si Manu na nagtitimon ng bola at pag-a-attempt na pasahan si Diaw sa low post. Makikitang nakaabang naman si Haslem para hulihin kung maglalabas nga si Manu sa ilalim. Pero sinunda niya si Splitter kung kaya't lumuwag ang ilalim. Kaya nang ipasa ni Ginobili ang bola kay Diaw, lumapit ang depensa ng Heat sa loob. Dahilan kaya lumuwag naman ang labas para makatira si Patty Mills from deep. Smart basketball mga ka-teammate. Pang-4, attacking the basket. Ito ang simpleng ginawa ng Spurs sa 2014 NBA Finals, ang isa sa pumatay sa Miami Heat. Dahil sa mga simpleng drive to the basket, ang immediate na gagawin ng Heat ay mag-help ng defense kung kaya't nalilibra naman ang labas at hirap na ang Miami Heat na humabol sa depensa. Basic play, but killer mga ka-teammate. Number 3, post touch with two cutters. Itong play na ito ang pinaka-trademark ng Spurs. Kung mapapansin nyo si Mills, ipinasa ang bola kay Bellinelli. Bellinelli to post, T-splitter, at may 2 nag-cut. Same sa senaryo noong nasa poste si Duncan at may 2 cutters na tumatakbo behind him. Almost same concept naman sa high post with 2 cutters. Grabe, ang hirap basahin kung sino ang aangat para umiscore. Number 2, ang paghanap ng libre sa 3. Another thing na nagpagulat sa Miami Heat ay ang outside plan ng San Antonio. After driving and kicking, kumbaga mabilis ang balik at facing ng Spurs para makahanap ng libre sa parking lot. Katulad nitong play na ito, isa sa pinaka-astig na set ay ang kay Danny Green dahil sa pasa ni Boris Diaw na akalain mong ikikick out pass kay Tony Parker sa corner. Wow, napakaganda ng play na ito. Very remarkable. At isa ito sa hindi ko talaga malilimutan na play. Bago natin i-present ang number 1, ipakisubscribe mo muna ang aking channel. I-click mo na din ang notification bell para di ka nahuhuli sa mga video na kagaya nito. Number 1, playing without a set. Ang Spurs ay kayang-kayang gumawa ng execution ng opensa without a set at paikutin lang ang bola. Tingnan nyo ito. From Tony Parker, to Patty Mills, to Kawhi Leonard, to Manu Ginobili, balik kay Patty Mills, to Parker, nag-drive sa loob, and puts it in. Isa pang play without a set ay katulad ng ginawa ng Spurs sa Game 3. Panoorin natin. Wow, astonishing, beautiful and masterpiece.
Kung may mga komento kayo regarding this video, ipakasulat mo na yan sa ibaba ng comment section. Kung i-rate ko ang gameplay ng Spurs noong 2014, 5 stars at 2 thumbs up sa pagkahenyo ni Coach Greg Popovich. Karoon din sa pagganap ng mga role players ng San Antonio Spurs. Walang star player, walang nabubuakaw, at walang pabebe noong time na yan. Sana makita ulit natin na gawin ito ng Spurs soon kapag nakompleto na at na-perfect na ang rebuilding ng Spurs. Shoutout sa iyo ka teammate Cody Marcos. At sa iyo din ka teammate Gil Keme Caxio. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel. That's all for today. Maraming maraming salamat po and see you sa next video.